ginagawa si sir ngayon, no? Oo. GPN ng tatay ni Kiefer, eh. Dinala kaninang umaga. Alam niyo na ba si Boss Nathan? Ayaw niya na natenga. Kahit na lumang makina ng typewriter yan, gagawin talaga niya para sa customer. Yan ang gusto ko kay sir, maabilidad. Kahit ilang beses na pa, tayo ulit agad. Yes, that's my boss said. Bangon lang, and sooner magkaka-work tayong lahat. Uy! May bagong paandar! Sino may gawa niyan? Siyempre pa! Ako! Patingin! Oh. Ay, ang pogi mo naman yan, James! Kapabilidad ka talaga. Mahal ka talaga kay Sir Nathan, kaya bet na bet kiti. Ano ba? Bakit siya lang na lang dapat ang binet mo? Ba't ako pa? Siya mentor ko, estudyante lang ako eh. Eh kasi, mas sobra namang pogi kay Sir Nathan. Tayong dalawa, swak tayo. Diba? Kaya, gusto kita eh. Shhh! Swak ka dyan. Boss Nathan! Boss Nathan! Oh, Weaver! Tumiri ko kasing taxing to sa kanto. Sabi ko, may kakilala ko, mekaniko. Sige. Halika, pasok natin. Kumusta? Sira kasi. Okay lang, halika. James, pasok na muna yan. Pasok na lang ito sa loob. Halika. Ernesto, subukan nyo i-start ang makina. Okay na. Ayos ah. Umubra na. Boss. Nathan ho. Nathan. Nathan. Baka ano ba to? Eh, nakakaya naman pero... Kasi kalalabas ko lang eh. Oo. Wala pa akong kita. Baka... Pwede, sa susunod na lang ako magbayad. Mga Nestor, miski... Baka meron kayo, miski magkano. Okay lang mo yun. Wala yung problema eh. Kasi naibigay ko na sa misis ko yung kinita ko kahapon eh. Wala talaga eh. Wala eh, Mang Nestor, sa lagay ko ba niyan? Thank you na lang. Eh, parang ganun na nga. Eh, hindi ko naman nakalain na magkakaganito itong sasakyan eh. Eh, wala eh. Kung... Isan talaga ang buhay ganon, di ba? Kasi dumungod ka, walang laman. Bawi na lang. Uy! Salamat. Salamat, Boss Nathan. Sige, Mang Nestor, ganito na lang. Sabihin niyo sa mga kasama niyo nagta-taxi, kung may problema sa mga taxi nila, dito pa gawa. Eh bro, walang problema yun. Basta sasabihin ko sa kanila yan. Pasensya na talaga, ha? Kaya mo, magbabayad din ako. Sige, agad, sige, agad. Sige. Okay. Sige. Thank you. Hey! Boss, what happened? Walang pambayad eh. Walang pambayad? You're kidding. Don't kidding yourself because you're not a kid, okay? Hindi ako nagbibiro. Ang gagawin ko eh, walang pambayad. Sensyo na. Wala pa rin ako maibibigay sa inyo. Goodbye, manok. Goodbye, malamig na malamig na soft drinks. Kala ko pa naman. May mailalagay na ako sa kahan natin. Okay lang yun. Sigurado naman bukas, meron tayong customer na may pambayad. Sigurado yan, sir. Tiwala lang. Pero, hindi maganda yung ganito. Naghihintay lang tayo ng customer na wala tayong ginagawa. Don't worry! I have a tragedy. Anong tragedy? Baka strategy. Yan yan, tragedy. Strategy. Yun na rin yun. Basta may G. Shucks ka. Andali, anong strategy mo? Gagawa tayo ng commercials. Commercial? A digital commercial. At ako ang magiging director. Lights, camera, action!
Aksyon! Miss Dani? Ma'am, meron po akong hinahanap ng mga file. May kailangan kayo? Opo. Hinahanap ko nga po. May form na kayo. Ano pong form? Kailangan nang ma-accomplish ang form ng records production. May ganun po pala. Tapos, kailangan may signature ng direct supervisor mo. In that case, dahil directly ka naman nagre-report kay Sir Gino, then need ng signature niya. Sir Gino? Saan po ako makakuha ng form? Sige, magbibigay na lang po ako. Okay. Ah, meron kayo? Yeah. Basensya ka na, ha? Hinahanapan din kasi ako niyan. Kailangan lang natin sumunod sa proseso. Okay lang po. Sige po. Thank you. Thank you, ma'am. Siyempre, pag gumawa tayo ng commercial, dapat yung maganda naman. Para hindi tayo lumabas na kahihiya-hiya. Eh, teka lang, ano ba kasi klaseng commercial to? Yung serious na video ba to? O yung parang funny, gano'n? Actually, for me, I don't like serious, okay? Because serious so bothering and boring. I like funniest, like me. Okay? Eh, di rin naman yun. Panghatak na yung customers, gano'n, no? Tsaka dapat, entertaining. Dapat, sir, may song and dance. Ay. Oo nga, dapat may jingle. Tsaka, choreography. Hmm? Oo. Oh. Wow, that's perfect and nice. For the first time, I see my boss for a long, long time ago with a song and dance. You go ahead for his dance, and your singing and your company was told there. Mag-isa ka. Hindi ako mapapasayaw o mapapakanta. Ano ka? But boss, this is for the welfare of our pocket. This is for our future, guys. Paano papasok dito lahat-lahat ng mga pag hindi natin ginawa itong mga ire? Mga ire? Hindi niyo ako mauuto. Sir Nathan! Kambal ba kayo? Pagsapay pa kayo? Okay. So, back to planning. Ano nga ang atake natin? Siyempre, dapat may script. Boss! I have a script. Since 1996, ginawa ko na yung script. Wow! Agad-agad! Lodi, Lodi. I told five of you. Okay? Actually, I have a rap and song and dance music. Sige nga. Sige, putingin, putingin. Would you see? Sige. Excuse me. James! Excuse me, Janice. Grabe ka. Paano? Sige. Tawak. May script niya. Ready. Ito ba? Sana magustuhan nila. Mga ate, kuya, mother, father, pati ng mga driver. I-double check ko pa yan, ha, bago mo i-finalize. I got 2 tickets. Wala akong ano. Thank you. Humingiti na ulit si Sir Nathan. Ako ba? Di ka ba natutuwa sa akin? Humingiti na ulit ako. James, kailan ka ba nawala ng ngiti? Yung ganyang ngiting aso. But,
Seriously, Janice. I'm so happy to him na bumalik na ulit yung ngiti niya. It's repeating a history, second time around. Yun naman talaga yung strength ni Sir, eh, di ba? Kahit anong dumating sa buhay niya, makakita at makakita siya ng dahilan parang ngumiti. Parang ako. Kahit na marami na akong pinagdaanan na mga pagsubok sa buhay, mga failures, eto pa rin ako, matatag pa rin. Kasi nandyan ka sa tabi ko. You're always by my side. Kinikilig ka na? Hindi. Kinikilig ka? Kasi masaya ako nasa bahay na. Hi, James! Janice, kinikilig ka. Sino may sabi? Nakikita ko sa mga mata mo. Kinikilig ka eh. Kiefer ba yan? As usual. Masugid, ah. Masugid o makulit. Di ba type? Okay lang. Ano yung friends lang? Ganun? Wala pang spark, ate. Ano spark? Oo, spark. Parang friendzone lang, ganun. Yung parang sa inyo ni Kuya James. Ah, gets ko. Walang spark. Ganun. Ah, yun yun. Ang gusto ko yung may spark. Yung para sa inyo ni Kuya Nathan. Ha? Ah. Nako, AJ. Wala yun, no. Sus, tagal na yun, ate. Taon na binilang, wala pa rin ba? Wala yan. Ano ka ba? Parang naman tayo naghihintay sa wala niya ni. Huwag na. Dito na ako, magpapaka-loyal and supportive na lang ako. Boring? Eh, ganun talaga. Hindi ka naman pwede ipilit yung sarili ko. Kaya hanggang hashtag ghost mo na lang siya, pangarap na lang, ganun. Eh, wala. Kapatid lang tingin niya sa akin. Hindi ka na lang ako papaka-caring, loving, supportive. Ganun na lang. Lalo pa ngayon, parang bumabalik-balik din yung isa. Mamaya, mapatawan yun, tapos okay na sila. Sinong isa, ate? Sinong baka mapatawan ni Sir Nathan? Si Danny. Ha? Nagbabalik siya? Hala, ate, huwag mo nang pabalikin. Mas boto naman ako sa'yo kaysa sa kanya, eh. Hala ka, AJ. Nagkakasala ka. Hindi naman na ako galit kay ate Danny. Ang gusto ko lang naman, eh, maging masaya ka, syempre. Kaya ang gusto ko, maging sa'yo si Sir Nathan. Nag-aabang ka sa wala, AJ. Tulungan mo na lang ako. Sige, hatakin mo na yun. Kanina pa yun, eh. Ano-ano ka, eh. Yan, dito. Yan. As you all know, we have a history of good relations with Lavish Resort and Spa. So, mas pinipili ko na tayo maglabas ng proposal para dun sa ipaparenovate na floors ng Lavish. Kasi kapag ganun yung nangyari, mas manganganak na manganganak yung mga projects natin sa kanila. Actually, I've already made my rounds of the property. At itong floor na sinasabi nilang gusto nilang i-overhaul is actually a floor that's being rented out to some medical practitioners. Kaya ang idea ko, bakit hindi natin i-renovate ito at ipalis natin sa isang upscale clothing line? Pwede. Danny, how about you? Any suggestions? Sir, kung magsasuggest lang po ako, okay po sana maglagay ng isang multi-purpose sports complex sa isang buong floor po ng hotel. May gym na yun. Obviously, hindi mo pinuntahan, no? Actually, sir, nakapag-ocular po ako doon sa lugar. At ang impression ko po na nakita ay it's built for relaxation. Kaya maganda po maglagay ng sports complex doon. Yung gym po nakita ko, mga siguro, sir, dalawang gantong kwarto. Tsaka tago pa po, sir. Kaya hindi rin masyadong nagagamit. Eh, kung tago, eh di ibungad. I do not agree.
that we should dedicate one whole floor para sa mga guests na interesado sa sports. I'm sorry, sir. Pero sa panahon po kasi ngayon, yung mga tao, they're very dedicated in living a healthy lifestyle. And mas makabubuti po kung i-push natin sila na ipagpatuloy yun. Ito naman pong sports complex na sinasuggest ko, hindi lamang po sa mga mahilig na sa sports, kundi sa mga first-timers din, sa mga families na naka-check-in sa hotel, sa members. Isasuggest ko rin po sana na maglagay tayo ng isang malaking lap pool at ihihiwalay po natin yung pool na pwede lang na mag-relax at mag-chill yung mga guests natin. Your proposal is risky. But it's good. Action! May topak ba ang tambucho mo? Praning ba ang preno mo, pre? Cut! Boss Nathan, loosen up. Achieve it yourself, okay? Ready, ready, game. Action! Warla ba wiper mo? Cut! Not that. Ganito. Wala ba ang wiper mo? Ganun. Hindi ko okay. Na siya nga yung gawin eh. Ayaw mo, sa totoo lang, hindi ko siya masikmura. Wala na bang mas patino pa dito? Ba? Attitude yourself, ha? What I mean to say is, this is a commercial, okay? A commercial is soon to be a virus. Yeah, James. Baka viral. Virus and viral is the same. Again, again, again. Ikaw na kasi gumawa dito eh. Ikaw mas mukha kang mascot eh. Ako upo dyan. Tama naman. Action! Wala ba tambucho mo? Okay ba sa tatay mo? Cute! Ganun lang, ganun lang. Go, Nathan! Sino yung gwapo na to? Undim yan eh. Hindi naman tao yan eh. Ang ginagawa mo? Nagaya ko siya. Bakit? Pangit. Sino? Siya to? Ha? Ikaw. I'd like to hear what you guys think. Well, kung akong kliyente, by all means, I'd go with Sir Gary's proposal. A clothing line and perhaps even an entire floor with international fashion brands would certainly boost the hotel's image. And samahan natin ng dancing fountain sa gitna ng lahat ng mga shops na yan. Or parang yung Tree of Prosperity sa Wynn Macau. So kung ako, I'd go with Sir Gary's idea. Teogino, we're all waiting. What you have to say. Okay, wanting the feeling of prestige versus catering to the people's health. So in short, want versus need. So ako, dun ako sa matutulungan natin yung mga clients ma-fulfill yung need nila. The need to be healthy. Action! Golden Tellier, here we do it better. Cut! Perfect! Yeah! Yeah! Ang hirap pala maging artista, Jerry! So, are you saying that Danny's idea is better than mine? Ang sinasabi ko, it came from the mouth of someone who's very now. Okay? Kasi, come to think of it, tama naman eh, di ba? Tama yung sinasabi niya. Maraming nakikisabay ngayon sa health bandwagon. Okay? Kabi-kabila yung mga ganun eh, from our food to supplements, lahat. Everything's organic. Essential oils. And et cetera, et cetera. And pagdating doon sa mga websites ngayon,
nagpo-produce sila ng mga healthier eating patterns, healthier sleep patterns, healthier work practices. So for me, kung ako yung tatanungin nyo, mas dun ako sa sports complex. Tapos, I want it more like health retail and sports center. So, you can sell anything that is related to health and sports. Tama? Bueno, maraming salamat. Direct. If you need to directing you again, I'm directing you again. Hindi na. Last mo na yun. Pero salamat kasi kahit napakahirap, nagawa natin lahat kasi nagtulong-tulong tayo. Sana may manood niyan. Konting edit lang yan, ha? Keeper. O, yan, para marami makapanood, sana. Para marami tayong customers dito. Sigurado yun, sir. Kapit-kapit lang. O, ayan. Dahil pagod kayo galing shooting, kain na tayo! Ah! Yes! Yeah! Okay, ha? Ewan ko nga ba, sir? Klarong-klaro naman din sa lahat ng nando na pabor sila sa concept nyo. Pero bakit pinili pa rin ni Sir Gino yung kay Danny? Alam niyo kung ako tinanong ni Sir Gino, kung kukunin niya yung opinion ko, yung proposal niya yung pipiliin ko eh. Kasi yung kay Danny, puro gimmick, masyadong pabida. Sir Gino, galit po ko saan si Sir Gary? Galit? Bakit naman siya magagalit? Wala ka namang ginawa. Proposal po kasi kanina. Ginawa ko yun kasi naniniwala ako mas malaki yung probability yun na ma-approve na client. Thank you po. Pero yung proposal po ni Sir Gary, maganda rin naman. Oo naman. Both ideas were brilliant, but I have to choose the more brilliant of the two. Danny, huwag ka na mag-alala. I'm sure Daddy will understand.